Hello po mga Lods, welcome dito sa aking channel. Ako si Boyet ng BoyetTube. Ang video ko po ngayong araw na ito is tungkol sa buhay dagat po. Medyo pasensya na rin po kayo at medyo may iba po ang aking boses, parang namamalat kumbaga. Kasi ilang araw din akong masyadong napagod sa aking trabaho at ako'y medyo naulanan. So far wala namang dapat na ipagala, I'm okay. Sana po ay masamahan niyo ako dito sa aking video na ito na i-upload dito sa aking channel. Ang video nga po pala na ito ay kuha ng aking pinsan na si Randy Gabanan. Siya po ay nasa Mindoro, siya ang aking cameraman habang sila ay nasa dagat po, nasa karagatan ng Mindoro at sila ay nangingisda. Sana po ay masamahan niyo ako dito sa aking video na ito and makita niyo rin po kung ano ba talaga yung experience ang makukuha natin kung tayo nasa karagatan bilang isang mangingisda po. Kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pa-subscribe mo po and then pa-share and pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ko na i-upload dito sa aking channel. Ito pong video na ito ay kuha habang sila ay naglalakbay upang mapalaot papunta sa kanilang guya. Bali sila po ay may bawon ng mga pagkain, tubig, ulam at iba pang mga pangangailangan sa pang-araw-araw po, kasi tumatagal sila ng 7 days to 10 days. Minsan kapag mahina ang huli, inaabot din sila ng 12 days. Pero sapat naman po ang kanilang baon na pagkain para hindi sila magutom, ganun din ang tubig. At ayan nga po, kung mapapansin nyo, medyo malaki ang alon. Normal na po yan talagang minsan malaki, minsan maliit kahit walang masamang panahon. Depende po sa hangin siguro yan. At talagang nakakalibang po ang sumakay sa ganitong bangka naman. Malaki naman po ito at very safe. Walang dapat na ipagnala. Ito ang tawag nila dito is pasnig. Ito po ay malaking bangka na gamit na panghuli po ng mga isda. Bali meron na rin silang ano dyan na may pressure na rin po sila dyan na malaki na dyan sa bangka po nila. At talagang maraming isda po ang pwedeng mailagay nila. So bigas, ulam, karne, mga dilata, kung ano man po yung gusto nilang baon ng pagkain, meron po silang dala. At sapat din po ang kanilang tubig. At ito nga po, habang naglalakbay papunta sa kanilang buya o tawag nilang payaw sa Mindoro, ay binibidyohan po ng aking pinsan na si Randy Gabanan. At kung mapapansin nyo po ang alon, no, ayan, sa malayo makikita mo talagang malaki. Pero ito po ay hindi pa delikado itong ganitong klase ng alon. At minsan naranasan ko na rin po talagang sumakay sa ganito na mas malaki po yung alon kaysa sa aking bansa na sinasakyan. At ito po, dawin ni Pugi. Habang sila ay papalapit, madahan po ang kanilang pagtatakbo. Meron pong mga kasamahan silang namimingwit po. Opo, namimingwit sila ng mga isda. Uy, ito po, ang mahuhuli nitong mga namimingwit na ito ay sa kanila lamang. Hindi po dito hihingi ng kabahagi o kuparte ang aking angkol na may-ari nitong bangka na ito. Kumbaga, sideline po ito ng mga kasamahan niya na nangingisda habang papalapit sila at mahinang takbo ng kanilang bangka. At naghihintay sila ng hulog ng kanilang lambat, eh sila ay namimingwit ng mga isda. At ayan nga po, kung mapapansin natin, talagang malalaki ang kanyang huli. Ito ang si Boy. Ayan, mga tuna. At titingnan po natin kung gaano kadami na ang kanyang huli. Napakasarap ihawin itong ganitong ganitong bagong huli pa lang. Dami. At ayan, marami-rami na rin pala siyang nahuli. Solo niya po yan, sideline niya yung kanyang nahuli.
yan ay kumbaga extra income na niya. Meron pa siyang kabahagi dito sa mahuhuli ng mga isda kapag ka naghulog na po sila ng lambat. Ayan, halos lahat po ng kasamahan nila ay naninisda, naniniwit po. Maliit. Ayan po ay para sa kanila okay sarili natin. Namang. Ayan. Oo. Habang yung iba ay nagpapahinga lang, patingin-tingin. Yun na ang payaw. Ayan, kasi pag marami na rin po, ayun po ang payaw, ubuya. Kung napapansin niyo po, malapit na sila. Ayan. At ito rin si kuya. Tingnan niyo po ang kanyang technique. Sa isang nylon niya na may pambis. Dalawang kanyang nakalagay para makahuli siya ng dalawang isda. Tingnan nga natin kung makakahuli siya ng dalawang isda gamit ang isang nylon na may dalawang pambis. Ayan, malapit na. Ayan. Anong isda kaya ang kanyang mahuhuli? Malaki ba o maliit? Tingnan natin. Ayan, hindi pa rin. Mahaba pa masyado ang kanyang nylon, ano? Kung ilang feet siguro ang haba niya, no? Ang lalim. I'm sure malaki na isda ito. Malapit ka siguro, mahaba ng kanyang nahina sa nylon niya. Ayan, yan na yung pabigat. Dalawa? Pamato ang tawag. Dalawang piraso. Ayan, dalawa. Dalawa nga, malaki ang isda oh. Ayan oh. Ay! Talagang sariwang-sariwa. Ayan, ang lapad po isa. Hindi ko alam kung anong tawag sa isda na yan. Tingnan natin kung kunti pa pala ang kanyang huli, pero malalaki ha. Meron siyang apat na tulingan ata yan. Ayan, ang laki ng isda. At ayan nga po, may mga dolphins na lumalapit sa kanilang bangka habang sila'y marahan na naglalayag. Normal na po yan sa karagatan ng Mindoro. Marami pong dolphins talaga dyan. Ayan o, ang babait, ang aamo nila. Talagang lumalapit pa sa kanilang bangka. Kasi hindi naman po sinasaktan ng mga mangingisda yan, kaya ganyan sila kaamo. Kaya sila normal na lumalapit lang sa mga bangka na naglalayag dito sa karagatan ng Mindoro. Parang mga tuna lang, no? Ayan, malalaki, marami sila. Para sa pispat. Nakakatuwa po yung pagmasdan, lalo na kung ikaw yung nandiyan mismo sa, ano, sa bangka na yan na nakasakay. Madalas ko pong maranasan yan nung ako'y napupunta po doon sa aming bayan, sa Mindoro. Diyan kasi ang aking lahi na pinagmulan, diyan ako pinanganak. Nauwi lang kami dito sa Marinduque dahil sumasang aking tatay ay taga rito. Ang aking nanay naman ay taga Mindoro. Ayan, ang amo po talaga ng mga dolphins. Nakakatuwang ano yan, pagmasdan. Delikado lang tumampas ito pag lumukse. Lalo nang lapit sa bangka nila. Oh. Sobrang babait, sobrang amo. Ayan, no? Oh. Ang maganda yan, no? Yung tumatalon-talon pa, oh. Habang umaano sila, lumalangoy. Yun ang madalas kong nakikita. Tumatalon-talon sila na lumulukso, tapos na diretso sa lubid sa tubig, yung binahon ulit. Nakakatuwa talaga ng pagmasdan. At ayan nga po, habang papalapit sila dun sa buhay nila, isa no? Medyo mahina na ang alon, kumbaga kalmada na. Nagasara din pala yung ano niya sa likod. Ayan. Nagahinga. Talagang hindi lumalayo sa kanila. Ayan no? Patabi-tabi lang, lalayo ng konti, babalik, ayan. Ang kukyat nila, siguro pwedeng hawakan yan habang lumalangoy, yun. Pwedeng hipuhin. Pero mataas yung bangka, mahirap nilang maabot yan. At ayan nga po, naghulog sila ng lambat, unang hulog po ata nila ito.
Ayan, ang mga tilingan ko ito. Sariwang sariwa. Talagang mga buhay pa. Oh. Ayan. Oh. At ito nga po, nasabitan ng kanilang lambat ng sea turtle. Sinira na nila yung kanilang lambat para lang malis yung pagkakasabit ng pawikan dito sa lambat. Ayan, oh. Ang pawikan po ay isa sa mga endangered species. Ayan. So, yan naman po ay kanilang pakakawalan. Madalas silang makahuli ng ganyan. Nasasabitan po sila sa kanilang lambat. Pero wala silang sinasaktan na ganyang sea turtle o kinakatay. Lahat po ay kanilang pinakakawalan. Ayan po. At ayan nga po, pinakawalan na nila. Ayan. So, malaya na yung sea turtle.